Ngayon naman ay alamin natin ang detalye sa Asia's Influential Leader Awards. Isa po itong prestigyosong pagkilala sa mga lider sa Asia na nagtataglay ng malaking impluensya at inspirasyon sa kanilang larangan. At makapanayan po natin ngayong umaga si Dr. Ronel Ibanez, ang presidente ng Asia's Influential Leader Awards. Magandang umaga po, Dr. Ronel. Welcome to Rising Shine Pilipinas. Welcome back. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng Rise and Shine. Alright, sir. Una po sa lahat, share niyo naman sa amin kung ano itong Asia's Influential Leader Awards at ano ang layunin po nito. Well, ang Asia's Influential Leader Awards, ito po ay isang award-giving body under Asia's Golden Icons Awards and Events Incorporated na kung saan ang layunin nito ay magbigay ng pagpupugay, pagkilala sa mga natatanging individual at kumpanya na may mahalagang ambag sa ating lipunan. Alright, so of course we understand that we have filtered so much of those people who should be awarded on this award-giving body. Well, we want to know ano-ano yung mga pamantayan or criteria na ginagamit ninyo sa pagpili ng mga paparangalan o kinikilalang influential leaders o yung mga nominado. Yeah. Una-una, nandito po yung kanilang influential leadership. Okay. Nandito po, tinitingnan din natin ang kanilang social impact at ang kanila pong influence na kung saan nandito rin po ang mga accolades na mga natanggap na nila, hindi lamang dito sa atin, kundi pati po sa ibang international. Okay. Tama po yun. So ano ba ang dapat abangan sa gabi ng parangal and kailan ito gaganapin, sir? Well, itong Asia's Influential Leader Awards ay magaganap this coming February 16, 2024 dito po sa Grand Ballroom ng Okada. At marami po tayong mga dapat na abangan dahil ito po ay marami tayong maibibigay na mga, ipipresenta na mga VVIPs. Okay. Kasama na po dito si BIR Commissioner Honorable Romeo Lumagi Jr. Isa rin po sa ating mga paparangalan ay si ARTA Secretary Ernesto Perez. Okay. Si Captain Stanley Nang ng Philippine Airlines President, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Okay. Nandito rin po si Honorable Agnes De Venadera na kung saan siya ang President ng Clark Development Corporation. And kasama rin po natin si TESDA Secretary Suwarto Mangodadato. Ayan. So maraming kabang-abang na mga personalidad nandito. Pero we want to know on the social impact, on the influence part, sa mga nabanggit po mga personalities, ano yung makukuha na value ng mga tao doon sa mga paparangalan ngayon dito sa Asia's Influential Leader Awards? Of course, nakikita po natin na nabibigay po sila ng inspirasyon sa mga taong ito. Mm-hmm. At the same time, itong mga awardees natin, lalo silang may inspired to do their best. Okay. And at that way, lalo po silang gaganahan. And ang ating mga kababayan po ay may inspired upang sundan ang mga yapak ng mga awardees na ito. Alright. So, moving forward, ano pa ang mga future plans ng inyong award-giving body? Well, ang Asia's Golden Icons Awards po ay may mga iba't-ibang pagkilala, depende po sa sektor. Okay. So, yan po ang dapat nating abangan sa mga susunod pa naming mga events. Mm-hmm. Alright. And also, please invite our viewers to support also your event, sir. Yeah, sa lahat po ng aming mga viewers, pwede po ninyong mapanood ang Asia's Influential Leader Awards or pwede po ninyong itong subaybayan sa pamagitan po ng pag-tune in sa aming website www.asiasinfluentialleaderawards.com. Alright, on that note, thank you so much for joining us this morning, Dr. Ronel Ibanez, ang presidente ng Asia's Influential Leader Awards, and we're looking forward and hoping for the best of you on your events. For the success of all your events, your awards, binibigay sa mga tao. And sana marami pa ang mga mas ma-inspire dito. Thank you so much, Dr. Ronel. Thank you so much.